Magandang araw sa inyo, mga peas. Ito na naman po tayo at nagbabalik ang inyong lingkod, si Jigs Mert. Stress na stress sa trabaho, kaya ako pa gustong umuwi. Sumasakit na ang ulo ko. So, galing night shift. So, mas maigi pa. Ikain na lang natin. Ang stress sa trabaho ay yan eh, normal. Lagi yung naandyan araw-araw. So, kailangan nating i-handle ng tama at habaan ang ating mga pisi. At hindi tayo dapat magpa-apekto ng sobra. At dahil yan eh, parte na ng buhay araw-araw. So, ayan. At binuksan natin ang pinto. At bumili tayo ng tubig. May bit-bit akong tubig. Hindi ko na napakita sa inyo na nagpunta ako ng Bacala. At bumili tayo ng tinapay na may palamang feta cheese. At saka bumili na rin tayo ng fresh milk para pambawi sa puyat. At syempre, hindi mawawala ang isang kilong saging para meron tayong prutas. So, bubuksan na natin ang pinto ng kwarto at para mailagay na natin ang mga gamit natin at mabuksan na rin ang kuryente sa kwarto. Mailagay ang wifi. So, ayan yung mga binili ko. Ayan yung tinapay. So, ayan yung palagi kong binibiling tinapay sa tindahan. Masarap kasi yan. May palaman na. So, tipid, di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng palaman. Meron na yung palaman. So, ayan, yung saging. At ipasok na natin itong bag natin. At tayo makapag-umpisa ng kumain. Ayan, at himas-himas muna ng muka. At baka nawala yung pogi eh. Sa sobrang stress. So, ayan na natin yan. At kumain na lang tayo. So, partneran natin ng Pansit Canton. Yung tinapay. Parang pangit naman. Kainin lang ng tinapay lang eh. No? Para may buhay. Pansit Canton. So, paluto tayo ng dalawang pack ng Pansit Canton. Siyempre, maglagay tayo ng tubig at tayo magpapakulo ng tubig. Ayan, at nilagay na natin yung dalawang pack ng Pansit Canton at hindi naman uubra sa akin ng isang pack lang sa laki kong to, sa laki ng bodega natin. So habang naghihintay tayo na maluto ang noodles, ay kumanga na nga katanga-tanga na, ngata-ngata muna tayo ng mani. So yan yung niluto kong mani nung nakaraan sa vlog ko. At hindi pa rin nauubos dahil unti-unti lang naman. At masama masobra niya at baka di tayo makalakad. So, ayun. So, ayan na. Ready na ang ating Pansit Canton. So, wala naman akong inad na mga gulay dyan. So, seasoning lang nakasama sa pansit. So, yun lang. Okay na yun. And then, at mamadali na rin tayo para tayo makahiga na. At makapagpahinga yan. At sinamahan natin ang tinapay, ang tubig natin, at saka yan, may saging. Yung fresh milk, nilagay ko muna sa rep para lumamig. Mamaya natin inumin para masarap. So ayan, mag-uumpisa na tayo. So bago tayo kumain, syempre, magpasalamat muna tayo sa ating Amang Lumikha. At siya ang may bigay lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa. Tayo pa'y magpasalamat palagi, araw-araw. Huwag makakalimot. At yung mga biyayang na tatamasa natin ay sa kanya galing yan. So magpasalamat. So ayan, tayo ay mag-uumpisa ng first bite. Ayun. Napakasarap. So, syempre, Pansit Canton talagang masarap yan. Huwag lang dalasan at baka tayo magka-UTI. So, paminsan-minsan lang naman yan, mga pis. Siyempre, nagkikrave tayo eh. So, at syempre, madali yan. Yun, kumagata ng tinapay. Kailangan na natin mag-rest para naman makabawi tayo sa pagod at stress sa trabaho. So, ayan yung feta cheese. Oh. Sarap yan, mga pis. Kesong maasim-asim. Para siyang kesong puti sa atin. Pero yung kesong puti sa atin is maalat, di ba? Ito, maasim. So, ayan. At kain lang. At kain na rin po kayo. Ano naman na mga kinakain natin dyan. Sabay po tayong kumain. At kain na lang natin. Ano naman yung mga pinagdadaanan natin sa araw-araw. Yan, ililipas din yan. At hindi naman yan panghabang buhay. Ika nga. Lahat naman na may solusyon. So, paano mga peace? Bye-bye!